labas mo. May pasok. Tapos, ang member kasi, di ba, variable. Pag meron kang multiple object, bawat object na training copy ng variable. Pero kapag, halimbawa, multiple objects, tapos gusto mo, meron silang isang global variable na nire-reference, gagawin mo siyang static. Ayan. Nakalimutan ko na yung static. So, yan. So, static, kasi isa lang naman serial port na ginagamit natin. Mm-hmm. Yun. Tapos, pati ito, yung... Ay, teka, ang naalala ko ng static, parang hindi siya pwedeng ulitin, parang ganun. Diyag mo nang i-recall ko ano man yung natutunan sa static kasi iba yung definition yata ng static sa C++ eh. Tama ba? Parang gano'n kasi naalala ko sa static eh. Anyway, Java yata. Ay hindi, wag mong isipin yung sa Java, iba yun. Iba yung sa Java, yung static. Sa static ano ba sa ano ko parang ganyan? Hindi, static din yata sa Java. Oh, static din sa Java. Anyway, kapag static, hindi yun. Ano siya, shared siya ng lahat ng members ng class. Yun. Importante yan. Kasi, halimbawa, kasi di ba nag-multi-threading ako. Yung isang, yung, kapag hindi ko ito ginawang static, hindi siya ma-access ng isang thread. Kasi kung hindi yan static, magiging instance variable siya. Pag instance variable, associated siya with an object instance, di ba? Which is yung main na thread. So, hindi siya part ng background thread. So, para ma-reference niya, dapat static siya. So, static. Pati sa yung mamaya na to, yan yung Roborance API. Object. Na gagamitin mo para tawagin yung mga API calls. Mali ito yun, nakahiwalay na CS file. Basta included siya sa project, automatic mare-reference mo na yung mga kung ano man yung laman nito. Basta yung mga ano lang yan, na class tsaka function. Teka, nalito ako. Diba sa mga C++ na programs, meron siyang include na parameter ba? Oo. Saan mo dito, using. Hindi, saan mo dapat ilagay dun sa... Dito, hindi, implicit na yung include. Ah, basta okay. Nasa same project file sila. Tapos, di ba dun yung include para sa header file? Dito, walang mga header file. Library. Ang ginagamit isang keyword using. Tapos hindi ito mga files. Mga components to ng .NET framework na ilo-load. Yun. Kasi yung... Hindi ka naman pwede mag-reference sa ibang libraries eh. Na ibang header files eh. Kasi .NET framework lang ang ginagamit mo. Kung meron kang ibang libraries, dito mo siya ilalagay sa references o kaya i-add mo siya sa project mo. So hindi uso rito include. Yun. Okay, so automatic na yun. Na-include yung ano. Ay, may sugit ka na. Tapos, so ito lang yung object para sa pag-access ng API mo na ipag-usapan. Ah, para sa unconscious intake na program na ginagamit. So, yung kailangan pa ipa. Overconnected, overconnected, engaged. Combo box, tapos yung items niya. Ang laban niya. Collection siya. Tapos initially wala siyang laman. Kasi hindi mo alam kung ano yung available na comfort dun sa patatakbo mong computer eh. So, paano mo pinarotan yun? Yun, buti nung tanong mo. Eto, just in case na lang na permit. Okay, sign. Di ba nag-create ako ng ng serial port? Actually, mga variable
declaration. Kailangan ko pa siyang pasukan ng object, so yan, declare ako ng serial port. Pero ano pa lang yun? Variable lang yun. With type serial port. Wala siyang reference sa talagang serial port. So kailangan mo pang invoke yung constructor. So yan, yung serial port. Tapos, pag-invoke mo ng constructor, kakaligutin mo na yung mga members mo. So yung port name. Well, sa simula, ang initial step kasi ng program, seselect yung pinakauna eh. Seselect yung pinakauna. Diba COM3 yung lumilit out? Pero COM4 yung ano natin. Kasi may COM3 na ano natin, flipping na COM4. So, ang function nun, serial port. Bale yung laman nung combo box kanina, yung label nung ano? Ito yun. Ah, okay. Ito. Kukunin niya yung part name. Pansin mo kakaiba yung pagtawag dito sa function. Tawag dyan static method. Static method, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng instance ng serial port para tawagin yung get port names na method. So kahit wala akong serial port object, pwede ko tawagin to. Kasi hindi ko naman kailangan ng serial port object para malaman kung ano yung available na serial port. So static method siya. So ganito ang pagtawag sa kanya. Yung type name, tapos yung name ng method. Hindi ka tulad dun sa iba na, ito diba, pangalan ng object mismo natin. Ito, pangalan ng class. So, serial port, that's get port name. So, i-retrieve lang niya as a collection. May mga ports na available. Tapos, mga string yun. So, for each string S, dito sa mga port name, i-add mo siya isa-isa dun sa combo box item. Ayan, combo box.items.add. Yun. Ika-com next na itong area na ito, hindi ko na masyadong malipin. Ito, nakaset yan yan yung ano lang microcontroller. Baud rate, so 800, even parity. Yan. Hindi ko na ginawang changeable yan. Although yung sa hope, yung sa GUI namin dati, changeable. Kasi minsan binabago ni Magnus. Yun. Yan kasi nakaset na eh, tsaka nakaprogram na eh, ayaw na natin kalikutan yun. So yung port name na lang. Kasi pwede magbago. Pag inilipat mo ng USB port ko, nag-iiba yung port name eh. Yun. Ayun. Kaya may importanteng ganito. Kasi pag mali yung port name, kasi sinubukan mo yung open yung serial port, mag-exception siya, magka-crash yung program. Yun. So, for idiot proofing lang. Tapos. Yan na, 3. Okay. Ano ito?